namin. Kaya dinadala namin kayo dito para ma-feel nyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Tayo kasi yeah. Kaagad yun. Dito na kami sa Shepherd's Field. Ay, sorry! Shepherd's Field. Dano, wala akong picture. Ito yung ano na nakalagay Shepherd's Field. Excavation. Kaya pala nagbababaan sila dito kanina. Kaya mag-ano visiting is allowed per permission from the priest. Ay, paalam ka daw muna. Paalam po! Sabi ko nga, hindi lang natin pinupunta yung mga place, pero ginagawa natin mahalaga, significant talaga. Kasi, mamaya dyan, makikita nyo, field lang yan. So, pag tapos picturean nyo, ano meron sa field, di ba? So, hindi nyo alam yung kasaysayan ng lugar, mga kapatid, hindi nyo ma-appreciate. Hindi yung makikita yung value ng lugar. Kasi, bakit yung pinipicturean, di ba? Wala namang parang maganda, mga kapatid. So, dito, we want you to learn something na madadala natin, hindi lang dito, kundi pag-uwi natin ng Pilipinas, pwede rin natin ma-share mga. Lyrics na ito ay hango po sa lugar na ito. Angels we have heard on high, they'll be singing o'er the plains. Are so blessed kasi hindi lang po natin sineselebrate kundi mapuntahan natin yung mga locations kung saan nangyari mga kapatid yung celebration. Okay, so welcome po sa Shepherd's Field. Ito po ay Bethlehem. Okay, ito po ay labas. Bethsaur po ito. Parang isang barangay sa Bethlehem. Mamaya pupuntahan natin yung pinaka-town ng Bethlehem. Wow. So kilala ang Bethlehem mga kapatid, sinatawag na House of Bread. Kaya nga Bethlehem. It's a House of Bread. Kasi House of Bread. Bakit tinawagin nila House of Bread? Kasi mga kapatid, sagana ito during the times of wheat. So dito, maraming tinapay. Kasi nga, yung corn, yung ano, ginagawa nilang tinapay. Okay? Ito mga kapatid, marami po mga biblical nangyari dito. Una, syempre, dito po nagpakita yung angel sa mga shepherds. Dito po nangyari yung first announcement, okay? Na merong isinilang sa Bethlehem. Ang pangalan ay Jesus. Okay? So, dito kasi dito mga kapatid, ito yung grazing land ng mga shepherds. Kaya nga Shepherd's Field. Dito sila nag-graze mga kapatid. And suddenly, there was an angel who appeared. And then sabi niya, Gloria! Glory to God in the highest. So, mamaya, papasukin natin yung simbahan na yan. Nakita nyo? So, that is mark of the traditional site kung saan nagpakita yung angel sa mga shepherds na merong isinilang, sabi niya, maging masaya kayo because in the town in Bethlehem, there was a child na isinilang to be the savior and makikita nyo sila, makikita nyo siya wrapped in a swaddling. Ang mga shepherds, yung talagang unang binigyan ng announcement, diba? During that time mga kapatid, ang mga shepherds, sila po yung mga pinaka-least. Diba? Ano ibig sabihing least? Yung pinaka-mababa, madumi. Actually, they are being considered ng mga Jewish na marumi, hindi sila nilalapitan. Kasi nga, mga tupa yung ano nila, diba? Mababao sila. So, pero napaka-amazing mga kapatid because of the humbleness of the message, no? Una, ipinasa sa mga shepherds. Is for everyone. Kasi mga kapatid, kung ito ay binigay una sa mga hari, kung sure, hindi ito lalaganap sa iba. Diba? Hindi na makakarinig yung mga list. Kaya inuna sa mga list mga kapatid sa pinakano para everyone could hear because the message is for everyone. So mamaya, sa tabi ng church na yan, meron pong maliit dyan na lugar. Meron kayo makikita dyan na kuweba na maitim mga kapatid. Okay? Maitim siya. Ibig sabihin, nagpapakita that every time na mag-winter na, kasama ng mga shepherds, yung kanilang mga tupa, doon sila nagbo-bonfire. Malamig. Pero during that time mga kapatid, sabi ng Bible kasi, shepherds was outside watching their flocks, di ba, in the night. So, ibig sabihin, napaka-imposible na nangyari yung birth ng Panginoon on December kasi malamig dito. During that time, wala na pong nag-graze ng mga tupa. So, sabi ng mga scholars, probably, nangyari ang birth ng Panginoon between June to something like this. Pero, syempre sa atin, hindi na po importante yung date. Okay, what's important is, there was a story in the Bible that there was a baby was born
in the name of Jesus here in Bethlehem. During the time of Christ, mga kapatid, napakaliit pa lang ng Bethlehem. Kunti pa lang yung tao. Sabi ng mga scholars, nasa 300 people lang kayo magkakakilala sila. Okay? So, dito nagkaroon ng announcement at pinuntahan nila mga ang bata doon na sa Bethlehem. Kasi sa ating kanan, bakit ito? Kasi that's a field, okay? Una, meron pong nangyari dyan na story. Dyan po inanoy si David. Ni Samuel, ng prophet. Dyan. Kasi di ba, si Saul nagkasala sa Panginoon. Sabi niya, papalitan na kita. And sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa Ephrata, sa Bethlehem. Because I will anoint another king na magpapalit kay Saul, mga kapatid. So pumunta sa bahay. Taga dito si David, mga kapatid. Kailan si David? Bago siya naging hari ng Israel, he's a shepherd here in the land. Taga Bethlehem talaga siya. So nung pumunta si Samuel sa bahay niya, wala doon si David. Shepherd siya. Yung mga kapatid niya, tinignan ni King Saul, ito na siguro kasi matitipuno. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan. No, hanggang sa pinakabunso na, sabi ni Samuel, meron ka pa bang anak? Kasi wala na doon sa kanya. Meron pang isa, pero gusgusin. Nanagano na pa. Si David pala. Pagkita ni Samuel, nagulat talaga siya kasi parang Rudy talaga si David that time. Gusgusin na bata and parang hindi talaga magiging hari. Kaya sinabihan din siya ng Panginoon, God, look at the heart of a person, not on the outward appearance. Na hindi mo alam, this Samuel, this person will become one of the greatest king of Israel. Which is totoo naman, mga kapatid. Okay? Kaya nakalibing na si David doon sa Jerusalem. So dyan po inanoint. Dyan po sa lugar na yan, inanoint. Kasi hinanap ni Samuel si David at nakita niya na dito siya nag-grace ng kanyang mga tupa. And Samuel here in this place, Samuel anointed David to be the next king of Israel. Pangatlo, dito po nangyari yung isa sa pinakamagandang love story sa Bible. Eh, meron po dito mag-asawa. Ang pangalan ay Naomi and Elimelech. Taga dito talaga sila. Mayaman sila, prominent mga kapatid. May silang anak na dalawang lalaki. Si Malon, saka si Chilion. Ano nangyari? Nagkaroon po ng tagutom dahil sa kasalanan ng mga Israelites. Nagkaroon ng tagutom. So instead na mag-stay sila dito sa lugar, mga kapatid. Kasi nga, di ba, Bethlehem is a house of bread. So instead of trusting the Lord, mga kapatid, narinig nila doon sa Moab, mga kapatid. It's already part ng Jordan. Kung titignan niyo yung map, mga kapatid, until now, greener pa rin yung Jordan. Di ba? Ibig sabihin, maganda. So, narinig nila na magkaroon ng famine dito. Narinig nila sa doon sa Moab. Masagana. So, ang ginawa nila, nag-impake sila at pumunta sila doon, mga kapatid, sa Jordan, sa Moab. Sa ibang lugar, mga kapatid. So, nangyari, habang nag-stay sila doon, nangyari, ang hirap, ang nakakalungkot kasi si Naomi, yung kanyang asawa na si Elimelech ay namatay. Okay? So, nung mamatay, dahil nag-stay sila doon, nag-asawa na rin si Malon saka si Chilion, yung kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pangalan ng napangasawa nila, si Orpa saka si Ruth. Si Ruth. Ang dalawa. So, ito pa, mga kapatid, 10 years after, namatay ulit yung dalawang anak na lalaki ni Naomi. Kaya nga, actually, ang pangalan Naomi, it's pleasant. Pero pumangit yung mukha niya, mga kapatid. Kaya later on, nung bumalik siya dito, huwag niyo na akong tawagin Naomi, tawagin niyo lang akong Mara. Because the Lord is bitter. Ang Mara kasi means bitter. So, kasi kilala siya dito na maganda, mga kapatid. Doon, mga kapatid, ang ginawa ni Naomi, uuwi na lang sila sa, may mabalik na lang ako sa Bethlehem. Kasi nalaman nila during that time na parang bumalik na rin yung kasaganaan. Anihan. So, bumalik na rin. So, umuwi na sila, mga kapatid, kasama ni Naomi, yung kanyang mga manugang. Si Ruth, tama? Manugang sa kasi Naomi. Ay, si Orpa saka si Naomi. So, gustong nilang sumama. Pero sabi ni Naomi, ay, si Orpa saka si Ruth. Sabi ni Naomi sa kanya, bumalik na sa mga magulang niyo kasi wala na kayo papakain sa inyo. Babalik na ako sa Bethlehem. So, you are free. Kasi, kung mabuntis man ako, kasi sa law nila, pwede lang mabuntis si Naomi. Yung pag lalaki, pwedeng lumaki tapos pwede nilang pakasalan ulit para maano yung line. Pero sabi ni Naomi, kung mga anak man ako, matatanda na kayo kasi bago lalaki pa. Sabi niya, I'll give you freedom, bumalik kayo sa inyong mga lugar. Sa inyong mga lugar. So, kahit na masakit, mga kapatid, nagpaalam si Orpa. Hinag niya si Naomi and bumalik siya sa kanyang lugar sa Moab. Pero si Ruth, mga kapatid, grabe. No? Pinagtatabuyan na siya ni Naomi, sabi niya, umalis ka na dito. Wala na kung ano kasi matanda na ako, wala tayong pabuhayin doon. Sabi ni Naomi, huwag mo akong pigilan na sumama sa iyo. Sabi niya, muna sabi niya. Huwag mo akong pigilan. Sabi niya, kung saan ka pupunta, wherever you go, I will go. Your people will be my people, your God will be my God. Saan ka ililibing, doon ako ililibing. And sabi niya, nothing could separate us till death do us part. Wow. Kaya nakita niyo yung vow sa marriage, mga kapatid, kung saan ang galing? It came from the vow of Ruth to his mother-in-law. No? Kay Naomi. Na nothing will separate us. Kasi si Ruth, mga kapatid, iba yung Diyos niya. Moabite siya. May mga hidden gods. Si Naomi naman, iba yung Diyos niya. The God of the Bible. So sabi ni Ruth, kahit na ang Diyos mo magiging Diyos ko, kung saan kayo lilibing, kung ako lilibing, walang sino mga
hiwalay sa akin. Nakita sila ng mga tao. Sino itong matanda na ito? Ito si Naomi. Sabi niya, ibang nagaranasal. Kaya sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Call me Mara kasi naging mapait yung karanasan ko doon. Kaya pumangitin yung mukha niya, mga kapatid. Kaya kung lumayo ka kay Lord, pumapangit ka. So, maging maganda lagi. Siyempre, hindi lang naman physical, hindi spiritual, mga kapatid. Kailangan lagi natin lumapit sa kapatid. Nangyari, bumalik sila dito. So, isang kaig, isang tuka, ang ginagawa, matanda na si Naomi. So, si Ruth, ang ginagawa niya, since anihan, mga kapatid, ang ginagawa niya, kasi sa anihan, pag nag-aani sila ng corner, iniiwan nila yung side, tradition nila, para sa mga widow, yan, di ba, wala nang asawa, kasi alam nila na wala na silang property. Kasi ang property sa law, mga lalaki. So, kung namatay yung asawa mo, wala kang property. So, kaya sila, mga kapatid, nabubuhay na lang sila sa kung ano yung naani, sa nagtitira sa lagay para sa mga widow at sa mga mahihirap. So, si Ruth, ang ginagawa niya, maghapon siyang namumulot ng mga trigo para may makain sila, mga kapatid. Isang araw, habang namumulot siya, mga kapatid, hindi niya alam, dito siya namumulot sa baba. Hindi niya alam, mga kapatid, na ang pinupulutan niya na pala na lugar is pag-aari ng isa sa pogi. Ang pangalan niya ay Boaz. No? So namumulot siya, mga kapatid. So one time, napasyal dito si Boaz. Tignan niya yung anihan niya. Napansin niya si Ruth. Sino yun? Kasi mga kapatid, si Ruth, iba yung mukha niya. Siyempre, foreigner siya, di ba? Iba, alam niya natin na Asian. So si Ruth, iba rin Moabite. Sino yun? Bakit ang... Basta na ano kaagad si Boaz. Sabi niya, ganda. So yung mga tao, mga kapatid, kilala si Ruth kasi... Isa siya sa faithful kasi nga, ikaw ba naman babae? Tsatsagaan mo yung biyanan mo, tapos sinaalagaan mo, mga kapatid. So sabi ni Boaz, dahil na naawa siya kay Ruth, at siyempre, mabait naman na lalaki, sabi niya, sige na nga, huwag niyo nang pahirapan. Okay, ang gawin niyo, kung saan siya nakatapat na portion, pag nag-aani kayo, nagkaganyo. Huwag niyo ubusin sa kanya na part, sabi niya. So, tumutuwa naman si Ruth, mga kapatid. Nagulat siya doon. Bakit ang dami? So, in short, mabilis siyang nakauwi ng maaga. And nagulat si Naomi. Sabi, bakit ang bilis mo makauwi ngayon? Sabi, the Lord has been good to me. Sabi niya, hindi ko alam kasi doon ako nag-harvest ngayon. So, later on, nagpakilala sa kanya si Boaz. Nung marinig ni Naomi na si Boaz yun, sabi niya, pinsan niya ng mga asawa mo. Sabi niya yung, okay, dahil pinsan, ang gawin mo, paganda ka. Paganda ka, Ruth. Sabi niya, maligo ka. Saka, magano ka, kilay. Tapos sabi niya, punta ka dun sa tracing floor, tapos ang gawin mo, pantayan mo si Boaz. Kung saan siya matutulog. No, kasi anihan yan, so mostly, yung mga lalaki natutulog yan sila, saan siya matulog? Pumasok ko dun sa tent niya, and you lie down on his... dito, sa paa niya. Because she's good, mga kapatid, she love Naomi, she just follow. So, nagpaganda siya, and then, inabangan niya si Boaz, mga kapatid, at nung matulog na si Boaz, unti-unti siyang pumasok sa higaan niya, and she lie down there on the feet. Mahating nga, binalipos palit, nagising si Boaz, nagulat siya, may babae! Pero, siyempre, alam niya yung traditions. There are traditions. Na pag mayroong siyang nakita na babae na naka lagay na kahiga sa kanya. Ibig sabihin, she need help. She need to be redeemed. Ando yung tinatawag na redemption. Ibig sabihin, alam niya na ang asawa niya, possible na pinsan niya, and kailangan niya ng tulong to redeem their property. Kasi kung mapapangasawa mo yan, lahat ng property ng asawa niya, mapapapunta sa kanya. Okay? So, ano nangyari, mga kapatid? Siyempre, mahal din naman ni Boaz na yung si Ruth. No? Sabi niya, hindi ako yung pinakamalapit na pinsan. Kasi sa law nila, ang pinaka nearest kinsman, siya yung may karapatang mag-asawa sa asawa ng pinsan mo. May karapatan. Ibig sabihin, pwede mo rin gawin yung property sa'yo rin. Kaya sabi niya, gusto ko ng pagkasalan. Kaya lang, hindi ako yung pinakamalapit. Meron akong karapatan yung pinsan. Punta natin. Nung pumunta, mga kapatid, tinignan ni ng pinsan niya si Ruth. Sabi niya, hindi naman to hood you. Mawa ba ito? So, hindi na gusto si Ruth. I like the property, sabi niya, but I don't like so much. So, okay, sabi ni Boaz, okay, let's make a pledge sa gate. No, sabi niya, ubarin mo yung sandalas mo, ibigay mo sa akin. So, nagpapatunay na, he's, binibigay niya yung responsibilidad na unang pinsan kay Boaz. Ah, ganun. Si Boaz na yung pangalawa, mga kapatid, na tinanggal niya na yung responsibilidad na pinakasala ni Boaz, si Ruth. Nagkaroon sila ng anak, ang pangalan ay Obed, if I'm not mistaken. No? And then si Obed, isa sa mga lumaki, nagkaroon ng asawa, at ang pangalan ay si Jesse. Si Jesse lumaki, nag-asawa, at ang isa sa mga anak niya ay si David.
Si David nagkaroon ng asawa, ng anak, and later on mga kapatid, magugulat ka. Those generation, it point and to the Lord Jesus Christ. So si Ruth at si Boaz, nandito nangyari yung love story nila, no? It was one of the best love story na nangyari na because of them, nagkaroon ng lineage na maisilang yung ating Panginoon dito sa Bethlehem, mga kapatid. Ano yung lesson natin, mga kapatid? Sa buhay natin, para tayong si Ruth, we are second hand. No, because of sin, wala na tayo. But because of the love of Boaz, mga kapatid, wala siyang anuman. He more than willing to boat back, mga kapatid, si Ruth. At minahal niya, mga kapatid, ng tunay. That's how the love of God sa buhay din natin. No? Para tayong lumayo sa Panginoon. Dati, pag-aari tayo ni Lord, di ba? Alam mo, all of us are being created by the Lord, by God, right? And ang problema, because of sin, napalayo tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Sa buhay natin, we are created by God, but because of sin, napalayo tayo, mga kapatid. But praise the Lord, because of the love of God, hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tiksimira at pinabayaan to create this another world. But because of His love, He entered His creation, and then, binili niya tayo, mga kapatid. Because, ang sabi ng Bible, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Death. That's why, ang price ng ginawa niya, mga kapatid, is also death. That's why, anong ginawa niya? He sent His Son, Jesus Christ, na sinilang sa sa Bethlehem for the purpose of saving us. No? That's why He died on the cross, doon sa Jerusalem, and then to save us from our sin, mga kapatid. That's the purpose why we have Christmas, mga kapatid. Why we are celebrating Christmas, it's all about the love of Christ sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya dinadala namin kayo dito para ma-feel nyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Baka ikaw ay malayo pa kay Lord, and Christ is already died on the cross 2,000 years ago, and that is the greatest gift, mga kapatid, na binigay sa atin ng Pasko. Kung mayroon tayong mga regalo sa Pasko, mga kapatid, ang pinaka-best gift na binigay sa atin, Christmas, is the life of the Lord Jesus Christ. All you need to do is to have that personal relationship sa Panginoon, mga kapatid. Accept that Jesus is the only person that could save us from our sins. He died on the cross, and on the third day, He rose from the grave. And you ask for forgiveness, mga kapatid. And sabi ng Bible, if you have that personal relationship, you will no longer, yes, you will die physically, but you will no longer be going in hell because Christ already died for us. No? And we will open our eyes there in heaven. That is the best story, mga kapatid. Thank you so much for this day. Salamat, Panginoon. We are privileged na napuntahan po namin ang Bethlehem kung saan ikaw ay sinila. Salamat, Panginoon, for your love. Now we realize why you died on the cross. And that is because you love us. That because we are sinners and the penalty of our sin is death, Panginoon. But thank you because of your love. Ikaw yung namatay doon sa cross para sa amin, mga kasalanan. And hindi ikaw ay nilibing, but on the third day, you rose from the grave. And you win that, you become victorious sa kamatayan, Panginoon. Lord, today, patawarin niyo po kami sa mga pagkakamali. And today, tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Lord, come into my life and change my life, Panginoon. So Lord, at kung magbalik ka, huwag niyo po akong kalilimutan. In the mighty name of your Son, Jesus. Amen, amen. Salamat, Panginoon, today. We thank you, Lord, sa time na ito nakapag-fellowship kami. Lord, we glorify your name. We are so blessed nakapunta kami dito ng Shepherd's Field. Purihin ka, Panginoon. Lord, whatever, I know everything is not a coincidence. Continue to bless these people. I know lahat, you are planned it. Dinala mo yung sila dito for them to know the love, your love, Panginoon. Why we celebrate Christmas, why we have this time, para mas lalo kaming mailapit sa inyo at makilala ka naming lubusan, because you are the only person we need, Panginoon, to save us from our sins. Lord, we love you. Continue to bless us while you're in Israel. And Panginoon, continue to, wala namang ibang magbabago sa amin, kundi kayo lang po. So we commit all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Arcelia. Oo. Sa harap? I-relate ko sa'yo lahat. Hindi, gusto ko word by word. Sige. Ang pang-asawa nito. Talaga yan tingawan. Si Boaz. May isang tanong, sino yung unang asawa niya? Andito ka na nga lang. Halika na.
Oh, happy. Ilocano Pie. One Ilocana. Oh, happy. Second time sa? Second time. Oh, okay. Of course. Before mag lockdown. Jerusalem naman sana next year. Dito ng souvenirs. These are beautiful if you like.